Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito." Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama niyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Simulan ko po sa tanong, ano ang handa mong ibigay para kay Jesus? Ano ang handa mong gawin para kay Jesus? Sa araw pong ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang pasasalamat na ipinadama ng magkakapatid kay Jesus 6 bago maganap ang kanyang pag-aalay ng buhay sa krus. At bakit sila nagpapasalamat? At sinabi na rin sa Ebanghelyo ang dahilan. Bago mangyari ito, sa John chapter 11, binuhay ni Jesus si Lazaro. At marahil, ang tagpong ito ay paraan ng magkakapatid para magpasalamat kay Jesus. At ano ang ginawa ng magkakapatid para kay Jesus? Ang una ay ang ginawa ni Lazaro. Sabi ng isang komentarista ng Bible, "He lovingly sits with Jesus." Umupo sa tabi ni Jesus, nakipagkwentuhan parahil kay Jesus, nakinig kay Jesus. Magandang larawan din ito ng pwede nating gawin para kay Jesus ngayong Semana Santa
sasamahan natin siya. Makikinig tayo sa kanya. Mamaya po, magsisimula ang 3 araw na online diocesan retreat. Mananahimik tayo kahit nasa ating mga tahanan para makinig kay Jesus. Iba naman ang ginawa ni Martha. As usual, Martang-Martha, ano? Naghanda ng pagkain para kay Jesus. Pero kung nung una, napagsabihan siya ni Jesus, dahil sa siguro yung kanyang actuation habang nagluluto, sabi ng Panginoon, kung naaalala niyo yung tagpong yon, Martha, Martha, abalang-abala ka sa maraming bagay. Siguro distracted si Martha nung nagluluto siya nung unang beses na yon na dumalaw si Jesus. At kung ipaparaphrase natin yung sinabi ni Jesus, eh siguro pwedeng sinasabi ni Jesus, Martha, pinaghahanda mo nga ako ng crispy pata, pero di ka naman masaya sa iyong pagluluto. Kaya tuloy, hindi crispy itong crispy pata. Paano nga naman, ano, habang nagluluto siya, inis na inis sa kapatid. Lord, sabihan mo nga yan, nakatunga nga lang dyan. Pero ngayon, walang ganung salita sa Jesus. Sapagkat hindi na siguro distracted si Martha sa kanyang pagluluto. At baka kung crispy pata nga yung niluluto, eh baka malutong na malutong. Kasi talagang niluluto niya with love. Uso na ba nun ang crispy pata? Hindi ko rin po alam. Kung si Lazaro listening, lovingly sitting with Jesus, eto naman si Martha ay loving service, paglilingkod na may pagmamahal. Ang gandang offering din ito kay Lord. Pag maglilingkod ka sa Panginoon, dapat ay paglilingkod na may pagmamahal. Hindi yung napipilitan lang, o hindi yung naiinis pag naglilingkod, o hindi yung pinupuna yung paglilingkod ng iba. Ano? Talagang loving service. Magandang larawan to ng offering kay Lord. Dito po sa parokya, nagtayo po kami ng samahan na tinatawag naming kasama. Yun ay mula doon sa mga unang letra ng kapisanan ka ni Santa sa Martha, ma, kasama. Sila po yung mga Martha ng aming parokya, naghahanda ng pagkain pag may mga special na okasyon, pag may mga bisitang pari, ano? Nagsimula yon kasi nga po pag Sabado noon, bago magpandemya, bumababa ang mga seminarians mula sa Tagaytay. Eh wala naman kaming malaking kitchen dito, wala ding gamit pa na pwedeng gamitin pag kumakain, kaya doon po na-conceptualize yung kasama. At later on, hindi lang pagpapakain, pati pag mga pangangailangan na ng mga seminarians at mga pari, ano? Pag may nagkakasakit, tumutulong din po sila. Pag kumbaga, umaalalay sila sa pangangailangan ng mga pari, ng mga seminarista at ng parokya. Parang Martha, ano, nagsisilbi kay Jesus. Kaya po, mapapansin niyo po, palusog ng palusog ang mga pari at mga seminarista dito sa parokya. Pero magandang larawan din yon ng pagsisilbi, loving service. Pag ikay magpapasalamat sa Panginoon at ikay maglilingkod bilang pasalamat,
loving service. Do good service. Ang ibibigay mong paglilingkod ay paglilingkod na may pagmamahal. Pero, iba naman at katangi-tangi yung pinakitang paraan ni Maria. Kung nung unang dalaw ng Panginoon, si Maria yung nakinig, nakipag-usap. Pero ngayon, iba yung kanyang paraan. Kumuha siya ng mamahaling pabango. Ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ang paa gamit ang kanyang buhok. Sa lectionary pong English, Mary took a liter, isang litro of costly perfume oil made from genuine aromatic nard. Pero pabangong ito ay mula sa halaman noon na ang tawag ay spike nard na inaangkat pa sa ibang bansa, kaya medyo mahal. At ang katangian daw nito, napakabango talaga niya, kaya hindi siya ordinaryong pabango na ginagamit araw-araw, kundi pag mga special na okasyon. At nung nagkomento nga itong si Judas, sabi niya, abay, ang halaga niyan, katumbas siya ng 300 denaryo. Ibig sabihin yung isang litro, 300 denarii. Nung panahon pong yon, ang sweldo ng isang manggagawa, isang denaryo sa maghapon. Kaya kung ito'y 300 denaryo, ibig sabihin, sweldo ito ng isang manggagawa ng 300 araw. Ganong kalaki yung halaga ng mamahaling pabango. Kaya nga, nang makita ni Judas, nako, nag-react siya, inaaksaya ang mahal-mahal niyan. Pero hindi para kay Maria. Hindi niya pinanghinayangan na ibuhos yung mamahaling pabango. Hindi niya tiningnan yon bilang pag-aaksaya. Sapagkat sa ginawa niyang yan, pinapakita niya na anumang bagay ay kaya kong ibigay kay Jesus, kahit gaano ito kamahal. At ito pa, pinunasan pa ng kanyang buhok ang paa. Ang gumagawa nun, alipin. At may mga naroroong iba, kahit magmukha siyang alipin. At ang ginamit niya, buhok. Ang mga naglalaylay ng buhok noon, mga prostitute. Pero yung buhok niya, inilaylay niya para mapunasan ang paa, kahit magmukha siyang prostitute. Sa kanyang ginawa, parang sinasabi niya, anuman ay kaya kong gawin para kay Jesus. Kahit magmukha akong alipin, kahit may mga sasabihin ang mga tao sa akin. At dito nakita natin ang paraan ni Maria, labis-labis na pagmamahal, sobra-sobrang pag-ibig. May Tagalog pa tayo, todo bigay. We see in Mary love's extravagance, an overflowing generosity, nag-uumapaw na pagbibigay at pagbabahagi. At nakita naman natin, no, naibigan ni Jesus ang ginawa ni Maria dahil pinuna niya yung sinabi ni Judas. Lagi niyo naman akong kasama. Lagi niyong kasama yung mga dukha. Dahil nga, nararamdaman na ni Jesus na malapit na ang kanyang kamatayan. Paano ka ba nagpapasalamat? Pakikinig, listening, sitting with Jesus? Paano ka ba magpasalamat? Loving service?
Pag naglilingkod ka, may pagmamahal. Paano ka ba magpasalamat? Overflowing generosity. Nag-uumabaw na pagbabahagi. Iba-ibang muka ng pagpapasalamat kay Jesus. Kung itong tatlong ito, ibang klase. Meron namang isa. Na sa halip na magbigay, binatikos pa yung nagbibigay. Wala nang ang ibinigay, kiniriticize pa yung nagbibigay. Kaya minsan may salita tayo, magaling lang pumuna, wala namang naitutulong. At yan nga si Judas, ano? Sabi niya, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Allah, tama naman si Judas, ano? Sayang yan, dapat binigay sa dukha. Pero, yung manunulat ng ebanghelyong ito, si San Juan, siya na rin ang nagbigay ng komentaryo sa ginawang pambabatikos nitong si Judas. At sabi ng manunulat, hindi dahil sa siya may malasakit sa dukha. Kaya niya sinabi, yon, kundi dahil siya'y magdanakaw. Baka daw, kung sakaling ipagbili, may makukupit itong si Judas. Hala, nagpapanggap na may malasakit sa dukha. Pero ang intensyon lang pala'y magnakaw at mangupit. Akala mo concern sa mga dukha, ginagamit lang pala ang mga dukha. Ngayong eleksyon, dapat mapanuri tayo. Baka malin lang tayo ng mga kandidato, baka sinasabing may malasakit sa dukha, pero magnanakaw lang pala. At yan si Judas, sa huling sandali ni Jesus, bago mamatay si Jesus, pagkukunwari ang hinandog kay Jesus. Deception. Huling sandali ni Jesus, pandaraya ang iniisip. Kaya talagang contrast na contrast yung ginawa ng tatlo dito sa ginawang ito ni Judas. Ang ino-offer niya, pagkukunwari, pagkamakasarili, pagnanakaw. Samantalang yung tatlo, iba yung klase ng pasalamat. Siguro ngayong araw na ito, yan po yung hamon sa ating pagninilay. Anong offering mo kay Lord? Offering ba ni Lazaro? Pakikinig? Pakikipagkwentuhan? In prayer, nakikipagkwentuhan tayo kay Jesus. Ngayong Holy Week, kaya ba nating magbigay ng offering na Lazaro? Ngayong Holy Week, ano bang kaya mong ibigay? Yung offering ba ni Martha, kaya mo rin? Loving service. Maglilingkod, pero paglilingkod na nakatuon kay Jesus at paglilingkod na may pagmamahal. Offering ba ni Maria? Sobra-sobrang generosity. Dahil sa ginawa ni Jesus sa kanilang pamilya, lalo higit kay Lazaro, extravagant love, expression of love. O hanggang ngayon, ang offering mo pa rin kay Lord, pagkukunwari, deception, pagnanakaw, pangungupit, yan ba yung offering mo kay Lord? Kaya ngayon, tinatanong tayo, what acts of devotion are we offering to Jesus? Sana maging inspiration ang magkakapatid ng pagpapasalamat kay Jesus.